Congratulations, Ms. Naka-record? Second journal. You can use it to record your lectures. Ang totoo ay binibigyan mo ng kahihiyan ng pamilyang to. Kaya mula ngayon, Winston, isa na lang ang anak ko. Si Jackson lang. Kaya ikaw, lumayas ka. Kaya mo siguro sinabi sa akin na hindi ka umiinom. Kasi pag nakainom ka, kung saan-saan ka nagte-teleport nang hindi mo alam, ano? Sino gusto mong makasama? Steffi! Gusto din kitang makasama, Mateo. Di na ako aalis. Totoo? Okay lang? Kahit na hindi ka na umalis? Papaalam siya sa'yo. Papakasal niya si ate. Kahit anong mangyari, huwag mo iiwan ang anak ko. May papangako mo yun. Sapat na sa akin yun. E.T. Phone. Home. Your secret is safe with me. Ang saya ng ganito, no? Yung sabay tayong kumakain ng breakfast. Mateo, magkano yung monthly bill mo? Sakto lang. Yung dati pa rin, bakit? Wala. Dito kasi mahal eh. Masyado kasi malaki itong unit ko. Kung tutuusin, pwede pa nga akong magtira dito ng isa pang tao. Alam mo yun, yung may katuwang ako sa gastusin, may katulong ako sa pagbabayad ng groceries, kuryente, tubig, ganun. Steffi, kailangan mo ba ng pera? Magkano kailangan mo? Hindi. Huwag na nga. Hayaan mo na. Kalimutan mo na yung mga sinabi ko. Can I take you on a date? Puntahan natin yung favorite mong restaurant. Tonight. Kung okay lang sa'yo. Oo naman. Ano oras? Ano oras ka free? Actually, ngayon na pwede na ako. Pwede naman tayo mag-strolling. Muna, lakad-lakad sa labas ng mall para pagkakain, gutom na gutom tayo. Diba? Bibihis lang ako. Ayos na ako konti. Alis kami ng mga kaibigan ko after ng graduation na. Iabot ko na din yung regalo ko kay Steffi. Sagutin mo na yan, ha? Ay ka ng torpe. Tsaka nga pala, kuya, walang may iwan dito mamayang gabi, ha? Sila mama daw, tsaka si papa may dinner date. Tapos kami ni Kuya Jackson, aalis din. Kaya ikaw bahala dito. Okay, sige. Winston, naalis na daw kayo ni Manong. Okay. Okay, kuya. Oh, kita-kits tayo sa graduation ko, ha? Bye-bye. Okay, Jackson, parang sumasama yung pakiramdam ko. Bakit? Hindi ko alam. Para akong lasing na ewan. Sumama ako sa ospital. Mapaparalyze ka na. Ano? Jackson, sumama ako sa ospital. Sumama ako. Ngayon na. Mamanhid ang mga kamay at paa mo. Mahihirapan kang tumayo at lumakad. Mag-hyperventilate ka, at mismong dila mo, hindi mo makokontrol hanggang sa makakatulog ka. Ano ba sinasabi mo? Mamayang gabi, makatagpuan ka sa highway, magmumukhang drunk
driving accident ang pagkamatay mo. Jackson. Matagal ko nang hinihiling na sana hindi ka pinanganak. Dahil panganay ka, pinibigay sa'yo pa lahat. Pero pag wala ka na, ako naman ang magkakaroon ng pagkakataon. Jackson, please. Huwag gawin ito, kapatid tayo. Talaga ako sa hospital. Ayun na. Wait lang, Steffi. Bakit? Pabukas naman yung trunk ko. Ako? Yung trunk. Bakit? Basta. Buksan mo yung trunk, Steffi. Buksan mo yung trunk. Inutusan mo? Mas malapit ka eh. Oh, sige, sorry na, sorry na. O, tara na. Oh. Saan mo yan? Nalalayan mo ko. Sorry, sorry. Ito na, ito na. Yan. Yan. Naligutom na ako. Steffi, kain na. Hindi ka pa ba tapos kumain? Bilisan mo na. Uwi na tayo. Oh, Steffi. May problema ba? May problema ba? Bakit? Ba't mo tinatanong? Nag-gown lang naman ako. No, nag-red lipstick lang ako. Nag-ayos ako eh. So, wala. Walang problema. Hello? Ako naman. Sino yan? Si Lucy ba yan?
Mateo. Okay. Sige, pupunta na ako. Ako naman. Please, huwag naman dito, Mateo. Ano ba? Sino yun? Wala lang yun, Steffi. I just have to fix something. Urgent lang. Sige, ihatid muna kita sa condo. Pero doon ka muna sa unit natin, ha? Natin? Natin? Hintayin mo ako, ha? May sasabihin ako sa'yo mamaya. Hintayin kita. Bakit mo ako pinapunta? Galing mo yun, ah. Kaya mo pumasok sa mga kwartong sarado ang pintuan. Dahil mo kaya gawin, eh, no? Superpowers. Pero alam mo, pinakamalakas mong superpower. Paibig mo si Steffi Chavez. I've been trying to do that for years. Ikaw. Like that? Nakakaingit ka. Kung alam mo lang, mas nakakaingit ka. Naingit ka sa akin. Muntik na niyang patayin si Steffi. Ang babaeng pinakamamahal ko. Inatay na nga niya yung kuya ko, eh. Si Kuya Simon. Binigay pa niya sa akin yung lason. Ako yung nag-abot ng juice kay Kuya Simon. Para ako na rin yung pumatay sa kanya. Pero hindi mo kasalanan, Winston. Kahit na. Paano ko masasabi kay Mama at kay Papa? It'll break their hearts! Hindi ka pwedeng manahimik lang sa alam mo, Winston. Especially now. Alam na ni Jackson na magkalaban kayo. At hindi malabong saktan niya ulit si Steffi para bumawi sa'yo. You have to continue doing what's right, Winston. Kailangan mapakulong si Jackson. Para sa kaligtasan ninyong lahat. Lasing siya. Ako to.
Sigurado. Ako to. Kaya kung ano-ano ang ginagawa niya sa harap ng pintuan ko. Ayaw pa din, ah! Open Sesame! Hoy! Ayun na! Bumukas na! Siyempre, bubukas. Kasi ako yung nagbukas, eh. Yeah! Tulog na ako. Nung pumasok ka sa kondo ko na lasing, gusto kitang protektahan. Alagaan. 1, 2, 1, 2, 3! Hanggang sa araw-araw na tayo nagkikita, iniwasan kita pero hindi ko kaya. Nahulog na kasi ako sa'yo. I hate not seeing you. Was it because I miss you? Or was it because I love you? I love you, my new manager. Sinabi ko kay Steffi ang tungkol sa pagkatao ko para layuan niya ako, para matakot siya sa akin. Nanggaling ako sa ibang planeta. This is me. This is who I am. Ngayon, alam mo na kung sino ako. Gusto mo pa rin ba ako? I love you. Kahit ano pa ang ugali mo, kahit maingay ka at masungit ka, kahit pa iba-iba ka ng mood, I love you so much that I just want to be beside you every second of my day. Mateo, alam mo, hindi ko alam anong gagawin ko kapag ka nawala ka na lang ng ganun. Huwag na huwag mo nang gagawin yun sa akin ulit, okay? Di na ako aalis. Not this month, not this year. Not ever. Okay, huwag ka nang mag-alala. Okay? Dito lang ako. Pero ngayon, malapit nga ako umalis. Paano ko pa may ipaparamdam na mahal kita? Paano? Ano pang pwede kong gawin? Makalapit sa'yo, hindi man magawa. Dahil mula nang makilala ka, puso at isipan ko'y ibang-iba. Di maipaliwanag kung bakit nais kang ipaglaban at alagaan at sa'yo, di na napigilan nang bago ang lahat nang ika'y makilala. At hindi alam kung paano sasabihin na ikaw ay gusto na maging akin. Bago ang lahat ng ika'y mag-
ko alam hanggang kailan ako nandito sa Earth. Eh, hindi ko nga alam kung tama ba itong nararamdaman ko na gusto ko mag-propose sa'yo. Pero may papangako ko lang is that I will do my best to be with you for a very long time. I will do my best to love you. Salamat po sa pagpunta, Mr. Chang. Alam mo namang talaga na hindi ako ang tatay ni Mateo. Hindi ako Domingo. Ewan ko po. Sinabi po sa akin ni Mateo na parang nandaw po niya kayong tatay. Na kayo daw po yung father image niya. Umiiyak ka. Namumuto ang mata mo. Naalala ko lang po nung sinabi niyo sa akin nun, nung nagkasakit si Mateo. Sabi niyo po, kailangan niya nang umuwi. Saan po siya pupunta? Alam mo naman ang sagot yan, hindi ba? Pero kasi po, hindi po ako makapaniwala eh. Nakita ko po siya nang nagte-teleport. Nakita ko siyang nagpapagalaw ng mga gamit. Pero hindi ko matanggap na kailangan niyong bumalik ng ibang planeta. O baka kaya hindi ko matanggap kasi ayoko na mawala siya dito. Yun ang kailangang mangyari, Stevie. Pero sinabi niyo po sa akin na hindi na daw po siya aalis eh. Na okay lang na hindi na siya umuwi sa kanila. Pero nabasa ko po dun sa journal. Pag hindi po daw siya umuwi sa kanila, mamamatay daw po siya. Marami nang nagbago kay Mateo. Ate, hindi naman siya nagkakasakit. Hindi siya giniginaw. Hindi siya naiinitan. Pero ngayon, parang nawawala na ang kanyang lakas. Kung minsan, pumapalpak na rin ang kanyang abilities. Ibig sabihin po, payag siya na mag-stay kasama ko kahit na alam niyo ang kakamatay niya. Ganoon ka ka-importante sa kanya. Gusto ka ni Mateo. Bago mo pa siya magustuhan. Hindi ko lang alam kung alam niya, pero ako, kitang-kita ko yun sa mga kwento niya. Sa bawat paglilintas niya sa iyo, sorry kung naisip mong gusto kita. Pero for me, wala lang yun. Kaya huwag ka nang umasa na may babalik ko sa'yo kung ano man yung nararamdaman mo para sa akin. Huwag mo na akong guluhin o kulitin kahit kailan. Leave me alone. Kaya
ginusto niya na huwag nang humantong sa ganito. Na magustuhan mo siya dahil alam niya, masasaktan ka lang pag umalis siya. Kaya lang, madalas kong sinasabihan, ganun yata talaga, wala kang laban kahit sino ka man, tao ka man o alien pagdating sa pag-ibig. Gusto kang makasama ni Mateo. At kung ano man ang maging kabayaran nito, handa niyang harapin. Ganong kanya kamahal. Pwede niyang ikapahamak. Anong sinabi mo? Winston? Jackson. Yung pinarinig mo sa akin kanina, ano yun? Eh, Christine ba galing? Ibang klase talaga yung babaeng yan, no? Akala ko natuto na siya, eh. 7 taon ko siyang tinuruan ng leksyon, pero sutil pa rin talaga. This is why I hate being nice to people. Sayang yung awa ko. Wala dapat awa. And those you don't kill right away bite you in the end. And they become bigger problems than they already are. Kaya mo ba pinatay si Kuya Simon, si Rachel, at ang iba pang mga tao naging problema sa'yo? Ayoko ng problema. Kaya ako hindi mo ako susundin. Pasensyahan na lang tayo. Ikaw susunod sa kanila. Nasaan yung pinarinig mo sa akin? Wala sa akin. Maglulukan ba tayo, Winston? Gusto mo ba ang laman ng headline bukas? Winston Libredo, naglasing. Nagpakamatay, and I will tell the media how I tried to save you, but I was too late. Uulitin ko. Nasaan yung pinarinig mo sa akin at nasaan si Christine? Wala na akong sasabihin sa'yo. Final answer. Sa
Sabi mo, gusto mo ng malayo na lugar. Ito na yung star na pinanggalingan mo. Pustahan tayo. Magiging artista ako dyan sa planeta nyo. Tatawagin nila akong Ultimate Universal Actress. Malapit na yung big comeback ni Steffi. Kasi makikisimpatya yung mga tao sa kanya kapag nalaman na she's wrongfully accused. Ang chika, si Jackson Libreto daw ang pumatay kay Rachel Andrada. You're under arrest for homicide, instigation of murder, and false imprisonment. Kahit tripon ako sa'yo, wala naman akong balak na patayin ka eh. Instead, meron akong ibang plano. Nagpa-reserve ako under your name, Mateo, sa favorite wine bar ni Steph. But the thing is, hindi lang siya malalasing ng alak na yan. She'll never wake up.